Hi guys, welcome back dito sa learning tutorial natin all about Facebook. Now, as what I said before, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng subscribe button sa Facebook page post kagaya nito. So, for example, ayan, pupunta ako sa page ko, Bisayang VA. So, hanap ako ng isang post sa may, eto nga, etong post na to, may subscribe na button. Okay, so yung post na nasa taas, eto, itong video na post, lalagyan natin, okay, later, ng subscribe na button or subscribe CTA dito banda. Na kung bago ka pa lang dito sa channel ko, first time mo nakapanood ng video, huwag kalimutan after watching this video, like and subscribe Bisayang VA, kasi dito sa channel natin namamahagi tayo ng learnings all about social media marketing and updates. And of course, yung gusto ng karamihan, videos about home-based jobs or work from home. And also guys, abangan nyo, next video natin is all about Facebook credits. So, paano ba i-avail or makakuha ng Facebook credits worth 300 pesos or even 400 pesos for free? So, abangan nyo yan sa next video natin dito lang sa Bisayang VA. So, ito na, paano maglagay ng subscribe button sa Facebook page post mo. So, first, make sure guys na meron kang Facebook page. Okay? So, kung napanood mo before yung tutorial natin kung paano maglagay ng learn more button sa page post, actually, same lang po sila. But then again, pag hindi mo yun napanood or gusto mo ma-refresh kung paano ba maglagay ng learn more na button or itong button which is subscribe button, so better to watch this video till the end. And subscribe after to my YouTube channel for more useful learnings. Alright, so punta ka lang dito guys, no? Sa page mo. And then pupunta ka sa Ads Manager somehow. So para makapunta ka sa Ads Manager mo, all you need to do, dito sa right portion below ng Facebook cover photo or video mo, itong three dots. Okay, so click mo lang and then click tong Ads Manager. So once na-click mo to, kasi somehow mag-create ka ng campaign. So once na-click mo tong Ads Manager, ito yung lalabas. Ads Manager kung saan, kiklik mo tong create na button, itong green na button. Kasi nga, mag-create ka ng campaign. Select traffic under consideration na campaign objective. And then, continue. So, right now, kasi bago yung dashboard sa loob kung paano mag-create ng campaign. Okay, it's up to you kung gusto mo lagyan ng campaign name. Kasi ito yung ways kasi kung paano mag-run talaga ng campaign. So, first, you need to fill yung campaign, ad set, and new ad. So, dito pa pwede na hindi mo i-fill out yung campaign, new ad set, diretso ka na sa new ad. Okay? So, click natin to. So, yung lalagyan natin ng subscribe button na post is, balik ako sa page, eto na post. So, as of now, etong post na to, walang subscribe button. So, ayun nga, lalagyan natin to siya. So, balik ako sa Ads Manager. So, from here, under Ad Setup, guys, no? Click mo lang tong option dito kasi nakalagay dito, create ad. So, you need to choose kasi itong use existing post. Okay, yung existing post na nasa page mo somehow. Okay, click natin to. Ito. Ayan, so na-select ko na yung use existing post and then select a post. Okay, doon sa page mo. Ito yun siya. So, somehow may error dito. But then again, i-fix natin to para matanggal yung error. Kasi all you need to do, i-edit lang yung placement, no? So, click continue. And then, balik tayo dito sa new ad set, guys, no? Edit natin yung placement para somehow mag-go through yung campaign natin. So, no need to worry guys, no? Ayun nga, sa pag-create ng campaign, somehow paid ad to siya. But then again, later, ika-cancel natin. Ito turn off natin para hindi mag-run yung campaign na to.
Okay, so punta tayo sa placement, no? Select natin manual placement. And then, select lang natin, guys, pwede news feed. Video, feeds. Ayan. So, yung iba, i-unselect mo na. Para mag-go through itong campaign na gagawin natin. So, balik ka dito sa new ad. Okay, na category. And then, sa baba, and eto na yung post. Ba, eto yung preview. Okay, ng campaign natin somehow. So, sa baba, may nakalagay dito, call to action ad button. So, click mo lang. And then, change yung learn more to subscribe. Okay? Na button. Actually, madami ditong bagong CTA guys or yung mga button na available na dito sa Philippines. Kasi before ko konti lang. So, I think yung nadagdag dito is we have itong check natin, no? Get showtimes. So, si get showtimes, maglalagay ka dito somehow ng link na papunta sa isang page kung saan makikita ng mga, let's say, moviegoers, yung movies and films that are already playing in theaters or cinemas. Okay? And we also have itong medyo bago sa atin, no? Dito sa Philippines. Pero eto sila sa US, old na to. Okay, last year, meron ng mga CTA na ganito sa kanila. Okay, itong See Menu. See Menu, this is used when you're offering to see your menu to your audience about what's the available foods or meals that you have for today. So, somehow, dito maglalagay ka. Same thing, link, no? Papunta sa isang page, website, or sa isang blog kung saan makikita yung mga available mo na foods or meals na binibenta. Okay, we also have, ito bago sa paningin natin, itong request time and itong get quote. Okay, so somehow, same lang to sila. Itong get quote and request time. So, pag ito ang gamit mo na button, so Facebook will show them a form that they need to fill. Okay, so let's say my audience na nag-fill nung parang form. So, Facebook will send the answers to the business owners via Messenger. Okay? Kasi nga, get quote, yan. Yung audience magre-request ng quote on Messenger. Request time naman, book an appointment on Messenger. Okay? We also have dito, bago sa paningin natin, itong, okay, listen now. Okay, listen now button. Let's say you are a musician or you offer music services. So, with this button, once they click it, so they will be able to open and play your music from a music streaming app such as Spotify or Mug. Alright? But then again, guys, yung focus natin nga is yung subscribe na button. So, select mo lang to. And then, dito sa website URL, papwede mo lagyan ng link. Okay, subscribe to your chatbot, or subscribe to your newsletters, or subscribe to your YouTube channel. Okay? So, let's say for example, lalagyan ko to siya ng link nitong video ko sa YouTube ko. Okay? And guys, so pupunta ako ngayon sa YouTube channel ko. So, actually, eto yung video na na-post ko sa Facebook page ko. So, kukunin ko lang yung link. Okay, copy. And then, balik ka sa Ads Manager. Paste dito yung link ng video. Okay? Which is eto. And then, eto. Sa YouTube channel ko. So, balik sa Ads Manager and then update itong post. Okay, click mo lang yung update post.
And then, so ito yung preview guys, no? So as what you see, sa preview meron na siyang subscribe button, yung post ko, sa page ko. So as you notice guys, may preview dito for color black and for color white. Kasi on Facebook kasi, yes, pwede mo na siya i-change yung background into dark mode or ito, classic, which is yung white. Okay, yung normal. So, publish natin, no? Click natin itong green na button sa baba to confirm and publish. So, once na-publish mo to, antayin natin. Okay, balik tayo dito sa ads manager natin. X lang natin yon. And then, make sure after mga 10 seconds, okay, i-turn off mo yung campaign. Okay, para hindi siya mag-run. No? Turn off natin. Under campaigns. Dito din sa ad set na category. So, lalabas ka dito guys na dashboard once tapos ka na mag-create ng campaign. So, sa ad sets na category, turn off mo din. And then, as well, dito sa ads. Okay? And turn off mo din. So, make sure itong campaign, off na siya. And off natin. Ads, and ad set and ads. Turn off. Okay? So, check na natin yung Facebook page ko. If yung page post na yun, yung video post na yun is meron ng subscribe na button. So, ayan. Refresh ko lang yung page. Balik ulit ako sa page ko, Bisayang VA. Okay, pupunta ako sa post na yon. Ito na yung post and then boom. Ayan, so may subscribe button na itong video post na to. Okay, same nito. Ayan. So, as of now, sa page ko, so itong dalawang video post ko, meron ng subscribe na button. So, once may nag-click nito, na tao or na audience, dadalhin sila dun sa YouTube video ko, which is eto na video. So, if you found this video is helpful, like and share this video. I certainly appreciate it. And subscribe to my YouTube channel. I will definitely create more learning videos just for you guys.